Mga Pops, inalmahan ang grupo ng mga nurse at tila pakikipag-barter ng pamahalaan sa deployment nila sa abroad kapalit ng bakuna. Pero paliwanag ng Labor Department, hindi yan ang intensyon nila. Nagbabalita si Dale De Vera. Limitado lang sa 5,000 kada taon na maaaring i-deploy na nurses ng Pilipinas sa ibang bansa. At dahil sa pandemya, humihiling ang United Kingdom at Germany na exemption sa patakarang ito. Ayon sa International Labor Affairs Bureau ng DOLE, may hinihiling umanong kapalit dito si Labor Secretary Silvestre Bello. Yan ay ang mabigyan tayo ng bakuna. Wala na mga specific number sa ngayon doon, pero ang estimate kasi natin more than 600,000 yung ating mga OFWs na nakauwi na at papalis. So baka around that number siguro yung ating number. Pero ayon kay Bello, hindi lang 600,000 kundi 3 million doses ng bakuna ang kondisyon nila bago alisin ang deployment cap. Maghingin ka rin lang ng vaccine, hihingin mo na lahat yung mga OFWs. Hindi raw komportable ang grupong Filipino Nurses United o FNU sa ganitong usapin. Nagbumukha raw kasing commodity o pamalit sa bakuna ang mga nurse at iba pang healthcare workers. Lumalabas din daw na parang walang direksyon o maayos na plano na nakalatag pagdating sa vaccination, kaya kung ano-ano na lang daw ang naiisip. Last chip ba natin to na pati mga human resource natin, ilalagay mo na rin dun sa table for this kind of vaccine procurement. Pero paglilinaw ng DOLE, hindi ito ang intensyon nila. Ang gusto lang nila ay sagutin ng host country ang pagbabakuna sa mga Pilipinong ide-deploy doon. Hindi ko naman ginawa ang negosyate yung leverage yung mga nurses natin. Sabi ko, kung pupunta sila doon, siyempre, pag-aalangan ka kasi ang taas ng COVID-19 doon sa kanila, di mas mabuti kung bago sila pumunta doon. Vaccine na sila. Sabi pa ng Kalihim, positibo ang tingin dito ng Pangulo. Yan ay kahit pa iginit ni UK Ambassador to the Philippines Daniel Cruz, walang ganitong usapan kahit na kinumpirma nito na nakipagkita sa kay Bello nitong mga nakaraang linggo. Itinanggi rin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na alam ito ng Pangulo. Maging ang Department of Health, hindi rin daw nakonsulta kaugnay nito. Para sa 1PH, Dale De Vera, News 5.